na po ang lahat. Papuri, alay namin sa iyo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba buong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang buon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Biba pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa iyo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo'y tinipon ng ating Panginoon Diyos upang sama-sama tayo magpasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Hilingin natin na sa ating pagsisimba, ang ating mga puso ay matulad kay Jesus Nazareno, puno ng awa at kapayapaan, puno ng pagmamahal at pag-asa, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin ang ating mga kasalanan na tumingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilobong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Nabuhay si Sarah ng 127 taon. Namatay siya sa Kiryat Arba, tinatawag ding Hebron, sa lupain ng Kanaan. Ito'y labis na ikinalungkot ni Abraham. Sandaling iniwan ni Abraham ang bangkay at nakipag-usap sa mga Heteo, wika niya, ako'y nakikipamayan lamang sa inyo. Kung maaari, pagbilhan ninyo ako ng dakong mapaglilibingan sa aking asawa. At inilibingan ni Abraham si Sarah sa yungib na iyon sa Makpela, sa lupain ng Kanaan. Ito'y tinatawag ngayong Hebron.
Matandang matanda na noon si Abraham at pinagpapalang mabuti ng Panginoon. Sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala, "Ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka. Ipangako mo sa akin sa ngalan ng Panginoon, ang Diyos ng langit at lupa, na hindi ka sa kanaan pipili ng mapapangasawa ni Isaac. Pumunta ka sa bayang kong tinubuan at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya. Kung ayaw pong sumama ng mapipili ko, maaari po bang si Isaac na ang pumunta roon?" Tanong ng alipin. "Aba, hindi. Huwag mong papupuntahin doon si Isaac," tugon ni Abraham. "Nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ang lupain ng aking mga kamag-anak, sapagkat dito ako pinapunta ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupang ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauuna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Ngayon, kung ayaw sumama ng mapipili mo, wala ka ng pananagutan sa akin. Ngunit huwag mong papupuntahin doon ang anak ko." Nang makalipas ang mahabang panahon, si Isaac ay naninirahan sa lupain ng Negev. Minsan, napadako siya sa ilang ng Be'er Lahai-Roi. Nang magtatakip silim, siya'y namasyal sa bukirin at nakita niyang may dumarating na mga kamelyo. Natanaw ni Rebecca si Isaac, kaya't bumaba siya sa sinasakyang kamelyo. Lumapit sa aliping kumaon sa kanya at nagtanong, "Sinong lalaki iyong papalapit sa atin?" "Siya po ang aking amo," tugon nito. Kumuha ng belo si Rebecca at nagtalukbong. Pagtatagpo nila'y isinalaysay ng alipin kay Isaac ang mga pangyayari. Kaya tinanggap ni Isaac si Rebecca bilang asawa at dinala sa kanyang tolda. Ang babae ay napamahal sa kanya at naging kaaliwan niya sa pagkamatay ng kanyang ina. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Magpasalamat sa Panginoong Diyos, pagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig na hindi kukupas ay mananatili. Sinong mangangahas upang magpahayag na siya'y dakila? Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa? Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. At dapat magalak ang sinumang tao na makatarungan, nagawang matuwid ang siyang adika sa buo niyang buhay. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isamo mo sana ang lingkod mong aba, upang makita ko ang pag-unlad nila ng iyong hinirang. Kasama na yung bansang nagagalak, ako'y magdiriwang. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Magsitayo na po ang lahat.
kayong mabigat ang pasan, ay kay Jesus maglapitan, upang kayo'y masiyahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagkapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, umalis si Jesus at sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ng inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. At tayo'y tinipon uli, Biyernes, unang Biyernes, araw ng Quiapo, araw ng debosyon, araw ng ating pagmamahal sa Panginoon. Nga lang nakakalungkot, hindi natin mababati yung mga kasama natin online. Pagdasal nyo na maging maayos ang ating internet para yung mga hindi makapunta dito sa Quiapo na nais makapagsimba sa nalalabi pa sa araw na ito ay makadalo pa rin sa ating misa. Kaya kayo na nandito ngayon sa simbahan ay mapalad sapagkat kayo'y patuloy pa rin na nakakasama sa pagdiriwang ng ating banal na misa at dahil na rin yan sa inyong masigasig na debosyon. Sapagkat naparito tayong lahat upang ipahayag natin ang ating debosyon sa Kanya. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At dahil nga sabi ko, sayang, medyo nakakalungkot, wala ang ating mga kasama online, kayo mapalad sapagkat nagtiis kayo, nagsakripisyo kayo. Iba sa inyo, gumising pa ng maaga dahil baka malayo pa ang pinanggalingan. Sino rito yung pumunta galing sa malayo, hindi taga Quiapo, taas nga ang kamay? O, tinyo, ang dami nyo. At natitiyak ko kinalulugdan ng ating mahal na poon ang inyong pagdalo. Kaya batiin mo nga yung katabi mo, sabi mo sa katabi mo, "Good morning." At sabihin mo sa kanya, "Pagpalain ka ng Diyos." Palakpakan natin ang bawat isa na narito ngayon sa simbahan. At maging yung mga nasa labas, sa kalsada, sa Plaza Miranda, sa Plaza San Juan, salamat po sa inyong pagpunta.
Natitiyak ko ang inyong pagpunta rito ay unang hakbang sa pagpapala ng Diyos. Buksan natin ang ating puso sapagkat natitiyak ko mayroong biyayang ibibigay sa atin ang Panginoon. Ang naniniwalang may ibibigay sa kanilang biyaya, sabihin, Amen. Palakpakan natin uli ang Panginoon. Alam niyo po, nung isang buwan ay mayroon akong natagpuan, nakilala na isang matagal ng kaibigan na hindi ko nakikita, ngunit siya ay mas nakakatanda sa akin. Mga 65 years old na ho siya. At nung nakita kami, no, naikwento ko nga sa kanya, no, may kukumpisal ako sa inyo, sabi ko, nung kinausap ko, alam niyo po, ang dalawang kapatid ko po ay doktor. Ang kuya ko at ate ko ay parehong doktor. At sabi ko sa kanya, alam mo, binigyan na ako ng gamot ng ate ko dahil napansin ko ay mataas na lagi ang aking blood pressure. Mula nung napunta ako sa Quiapo, parang tumaas ang aking blood pressure, no? Kaya sabi ko sa kapatid ko, ano kaya, no? Kaya binigyan niya ako ng gamot, no? At nung kinakausap ko itong kaibigan ko ito, sabi niya, ikaw, may gamot ka na. Sabi ko, ikaw. Sabi niya, wala pa. May sakit ka ba? Wala. No? Hindi ba mataas ang sugar mo? Hindi. Hindi ba mataas ang kolesterol mo? Hindi. Sabi ko, wow, believe naman ako sa'yo. Wala kang gamot. Wala kang sakit. Eh, sabi ko nga sa inyo, mas matanda siyang di hamak sa akin. Sabi ko, paano nangyari yun? Anong sikreto mo? Bigla siyang ngumiti, sabi niya, hindi naman ako nagpupunta sa doktor eh. No? Hindi naman ako nagpapa-check up. No? So sabi ko sa kanya, kaya pala wala kang gamot. Kaya pala wala kang sakit. Kaya pala tingin mo wala kang diferensya. Kasi hindi ka nagpapatingin. Alam niyo po, nitong mga nakalipas na araw, kung tumitingin kayo sa balita, maraming tao, mga bata pa lang, namamatay at nababalitaan natin, inaatake sa puso. Marami, no? Napansin ko sa balita ngayon, mga sikat na artista, no? May mga reporter, may mga ibang kilalang tao, may mga politiko. Mapansin niyo po, biglaan ang kanilang pagkamatay. Iba nga karamihan sa kanila, nasa 50 pa lang ang edad. Pabata ng pabata. No? Meron din akong isang kausap na doktor, sabi niya, Father, pabata ng pabata ang namamatay. At kadalasan ay sakit sa puso. At sabi ko, bakit ba ganoon? No? Kasi, Father, hindi nila pinapansin yung nararamdaman na nilang sakit. Akala, dahil lalo na bata, akala nila malakas at kaya nila. Kinakaya nila. Kaya pag dumating yung panahon, umatake sa kanila, wala na silang kalaban-laban. Alam nyo, kung iyon ay kalakaran sa katawan, lalo't higit, ganon din sa ating kaluluwa. Kung sa katawan, di ba, ayaw mong magpatingin, ayaw mong masuri, ayaw mong aminin, lalo na sa mga kalalakihan, ganon daw yan, hindi mo aaminin na may nararamdaman ka na. Lagi mong inisip, ano lang to? Sinat lang to. Ngalait lang to. Ginangalay lang ako. Ano lang to? Siguro, meron lang ako nakain na hindi maganda. Ipapahinga ko lang to. No? Alam nyo po ba, no? Galing din po ako, bago dumating sa Quiapo, galing po ako sa Mandaluyong. No? Alam nyo naman ang Mandaluyong. No? Sa labas ako, pero malapit na ako sa pader ng loob. No? Kaya madalas din ako nagpupunta doon sa loob. No? Alam nyo na yun, pag sinabi kong loob ng Mandaluyong. No? At pag ako'y nagpupunta doon, no? Napansin ko, dun sa loob, sa National Center for Mental Health,
marami rin ang mga lalaki. Yan, mga lalaki, taas nga ang kamay, mga kalalakihan na nandito ngayon. Ba? O baka tulog na, hindi na makataas ang kamay, no? Ayan, no? At alam nyo, napansin ko, sabi ko, bakit maraming lalaki dito? Ayan, ingat kayo, mas marami ang lalaki, no? Kasi sabi sa akin nung psychiatrist doon, sabi niya, Father, kasi alam nyo po ang lalaki, sinasarili, lalo na pag may mga problema, may mga pinagdadaanan, tahimik lang. Ayaw umamin na kailangan ng tulong. At ayaw ngang ibahagi, kahit ikwento. Diba? Ano naman karami na pag may problema ka, kasi ayaw mong amining may problema ka sa pamilya. Ayaw mong aminin may problema ka sa trabaho. Ayaw mong aminin may problema ka sa pera. Ma-pride. Kaya sabi sa akin ng doktor, kaya darating na lang isang araw, biglang, ayan, luluwag na lang yan tornilyo. No? At, ayun, ganun na nga. Nakita natin, no? Kahit sa katawan, kahit sa pag-iisip, pag hindi mo tinatanggap ang katotohanan, hindi mo sinusuri ang katotohanan, hindi mo inaamin ang katotohanan, doon nag-uumpisa ang malubhang diprensya. At ganun din po sa kaluluwa natin. Kapag hindi natin inaamin ang ating kahinaan, kapag hindi natin tinatanggap ang pangangailangan natin ng awa, diyan nagsisimula ang diprensya. Diyan nagsisimula kung sa katawan, kamatayan, sa isip, kasiraan, sa kaluluwa, kaparusahan, at kadalamhatian. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon narinig natin, tinawag ni Jesus Nazareno si Mateo. Si Mateo na tagapagsingil ng buwis. Si Mateo na sa mata ng marami, makasalanan. Pero nasaan si Mateo ngayon? Narinig nga natin yung Ebanghelyo galing kay Mateo. O nakita nyo sa taas, isa sa apat na nandito, si Mateo. Makasalanan siya sa mata ng tao. Masama siya. Mababang uri siya. Kasi nakikipagsabwatan siya sa mga Romano. Kasi siguro, kurakot din siya, sinungaling din siya, mandaraya din siya. Pero bakit ngayon, kinikilala natin siya, isa pa siya sa nagsulat, sa kwento ni Jesus Nazareno, sapagat ang naging biyaya niya, inamin niya ang kanyang kahinaan. Kaya nang tinawag siya ni Jesus Nazareno, hindi siya nag-atubili, sumunod sa kanya. At nung nagpunta pa sa tahanan niya, inaya pa niyang ibang mga makasalanan. Ngunit tignan niyo yung mga Pariseo at mga Eskriba, nandidiri sila kay na Mateo. Nandidiri sila kay Jesus Nazareno. Bakit siya nakikisalamuha sa mga makasalanan? Dahil yung mga Pariseo, ang tingin nila sa sarili nila, malinis. Ang tingin nila sa sarili nila, walang kasalanan. Ang tingin nila sa sarili nila, hindi nila kailangan ng awa ng Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus Nazareno, buhay pa sila para na silang mga puntod. Puti sa labas, pero bulok sa loob. Gusto ba natin yon? Ayaw natin nun. Ayaw natin nabubulok ang ating kaluluwa, ang ating kalooban. Kaya nga tayo narito ngayon dahil gusto nating sabihin kay Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mga kapatid, kung gusto natin maging malusog ang ating kaluluwa, dalawang panalangin ang unahin natin. Madali lang, parehong P, patawad at pasasalamat. Yun ang gawin natin. Lalo na kapag tayo nagsisimba, bago pa tayo humingi sa Panginoon,
patawad at pasalamat. Pag sinabi mong, bakit ako magpapatawad? Minsan, pag tinatanong ko iba, punta po kayo sa kumpisal. Father, ang hirap eh. Hindi ko alam kung ano ikukumpisal ko. Naku, pag ganyan ang sagot ninyo, delikado yan. Parang hindi nagpapacheck up. Bigla ka nalang tatamaan kasi hindi mo alam kung ano sakit mo. Huwag mong sabihin, hindi ko, Father, alam kung ano ikukumpisal ko. Sapagkat lahat tayo dito, kailangan natin ng kapatawaran ng Diyos. Patawad at pasasalamat. Kapag nandito tayo, magpasalamat tayo sa Kanya. Ano ipagpapasalamat ko, Father? Ang dami kong problema eh. Ang dami kong utang. Ang dami kong sakit. Hanapin mo kung anong iyong ipagpapasalamat. Sapagkat yan ang susi para lalong tumibay ang iyong kaluluwa. Si Abraham sa unang pagbasa, humaba ang buhay sapagkat tigib siya sa pagpapatawad at pasasalamat sa Diyos. Kaya nga nung namatay si Sarah, yung asawa niya, nung hinahanapan niya ng asawa ang kanyang anak na si Isaac, nagtitiwala pa rin siya sa Diyos. Alam niya, hindi siya pababayaan ng Diyos. Kaya mga kapatid, ngayong unang Biyernes ng buwan, ito ang ating ialay sa paanan ng mahal na pong Jesus sa Sareno. Kung gusto mong hindi lang lumusog ang katawan mo, kung gusto mong hindi lang maging malinaw ang pag-iisip mo, at higit sa lahat gusto natin maging matibay ang ating kaluluwa, matanggap natin ang kaligtasang biyaya. Sabi ko nga nito mga nakalipas na araw, ang tunay na mabuting balita, hindi yung gumaling ka lang sa sakit mo, yumaman ka, na-promote ka, nakapasa ka sa board, nakapag-abroad ka. Ang pinakamagandang balita na matatanggap mo sa buhay mo ay ikaw ay maligtas. At matatanggap mo lang ang kaligtasan kung ang panalangin mo lagi, araw-araw, patawad at pasasalamat. Kaya sama-sama po tayo ngayong magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito naman po kami, nagdedebosyon, namamanata, higit sa lahat, sapagkat mahal na mahal ka namin. Narito po kami ngayon, inaalay sa inyo ang dalawang panalangin, patawad at pasasalamat. Patawad po, kung minsan akala namin, kaya namin lahat. Nasa amin ang mga kasagutan. Patawad po, kung minsan kami nangangatwiran, lalo na sa aming mga kahinaan. Patawad po, lalo na kung hindi namin inaamin ang aming pagkakamali at ayaw din naming magpatawad sa aming kapwa. Linisin niyo po ang aming kalooban sapagkat kayo ang dakilang manggagamot. Salamat din po. Bagamat marami kaming pangangailangan, marami pa kaming hinihiling, marami pa kaming hinahanap, salamat pa rin po sapagkat marami pa rin kaming natatanggap sa inyo sapagkat hindi niyo po kami pinababayaan. Kaya nga't bumabalik kami dito sapagkat alam namin ang tunay na kagalingan, ang tunay na mabuting balita, ang tunay na kaligtasan sa'yo lamang matatagpuan. Mahal naming pong Jesus Nazareno. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, dumating si Kristo upang tawagin ang mga makasalanan at ibigay ang kaligtasan sa kanila. Mulat sa pagtawag na ito, may kababaang loob tayong manalangin sa Ama. Ang ating tugon,
Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga mahihina at makasalanan, naway makita ang simbahan bilang tahanang bukal ng kagalingan, manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Yaong mga nasa paglilingkod ng bayan, naway isagawa ng may kalinisan at katapatan ang kanilang mga tungkulin, manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng Eukaristiyang ito, naway madama natin ang mapagpagaling na habag ng Diyos, manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga taong nabubuhay sa pagkakasala, naway tingnan natin ng may habag at pangunawa, manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga namatay, naway makadama ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos, manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Tahimik nating idulog ay iba nating kahilingan. Ama, may pananalig tulad ni Abraham na sumunod sa iyong pagtawag, itinataas ng iyong Kristiyanong sambayanan ng kanilang panalangin. Naway pagkaloob mo ang iyong ibinunsod na aming hilingin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Buong Jesus Nazareno, tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdon ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, si kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy ng krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus ay nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Di narakila parito mong anak na siyang nagmulat sa bulak, sa bilay ay nagpalakad at nakiram ay sa lahat. Magsilod pong lahat. Tuwing tayo nagsisimba,
dalawang dasal ang ating ialay, patawad at pasasalamat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yung iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayunin naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya, sama-sama tayong tumawag sa ating mahabaging Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya. Huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung hindi kami umaamin ng aming kahinaan. Hindi kami humihingi ng tawad. Hindi kami nagpapatawad. Linisin niyo po kami. Pagalingin niyo po kami, Panginoon. At pagkalooban niyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Kahilingan ko.
layo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kaming umaasa. Bayan ako, iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap kasama ko. Ang samo ko at dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Nazareno. Announcement, magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinagtutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor na Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan, ay umuli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, dilata o canned goods, instant coffee, sabon panligo at panlaba, at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po. Patuloy pa rin po ang pinalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba.
sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasa gip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong hiatid sa pagkabuhay sa kaluwalatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Marami pong salamat sa mga naglingkod sa misa, sa inyong tulong sa simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, noodles, delata, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Patawad at pasasalamat. Ito ang panalangin ating inaalay upang ating matanggap ang pagbabasbas at kagalingan mula kay Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladan nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang habag at biyaya ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,